Hello mga kakamuti. Ayan, nandito na naman si Kamuti sa kusina. Wala tayo sa kamutihan, guys. Kasi malamig pa. Nandito tayo ngayon sa kusina kasi nagutom na naman si Kamuti. Ayan, magluto ako ng beef bone marrow soup. Ayan, nakita nyo yung bone marrow na yan. Ayan. Nilaga ko muna at para maluto siya, para mamaya madali na lang lutuin kasama ang ating mga ingredients. Ito ang ating mga ingredients. Sili. Sili na maanghang. Sibuyas na puti. Taro or gabi. Ginger or luya. Kamatis. Carrots. Dried lemongrass, kasi wala na akong presko. Ayan, pinatuyo ko na lemongrass. At saka bok choy, kasi walang pichay dito. Ayan ang aking ingredients sa aking beef bone marrow soup. Ayan. So, habang naghihintay tayo sa paglalaga ng buto na yan, punta muna tayo, samahan nyo ako guys, sa garden. Kasi yung mga excess na mga nabubulok na galing dyan ay ibaon natin sa garden para maging mataba ang ating lupa. Kasi malaking tulong po yan. Yung mga nabubulok, wag nating itapon. Kaya, let's go! Ayan guys, nandito tayo sa labas, papuntang garden bed, kung saan meron akong garden bed dito na piniprepare para sa spring. Ayan, dyan natin ibaon ang mga nabubulok at marami na akong naibaon dyan. So, ang ganda ng panahon ngayon, malamig na mainit. Ayan, ipakita ko muna sa inyo. Ilagay muna natin dyan sa misa. Ito po yung garden ko dito na lemongrass noon. Ayan, hindi pa sila bumalik. Wala pang bumalik. Maganda ang panahon ngayon. Ayan, ang ganda ng panahon, no? Ayun. Ang ganda ng paligid. Makahoy. Kaya ibaon na natin ang aking dala na nabubulok. So ngayon ang gagawin natin ay paulit-ulit na lang na magbabaon ng nabubulok. Ayan, may mga itlog. Ayan, may mga abukadong ano dyan, oh, nalanta na, oh, abukadong ano, donut. So, dyan natin ibaon ang mga nabubulok. Yan ang gagawin natin. Huwag nating itapon kasi sayang yan. Mahal ang fertilizer. Ayan, tingnan nyo ang lupa dyan, oh. Oh, ang ganda ng lupa. So, ngayon ilagay na natin ang ating mga nabubulok. Lahat ng nabubulok, ibaon sa lupa. Para kung tayo ay magtanim, may natural tayo na fertilizer. Ayan. Huwag na huwag niyong itapon ang mga nabubulok. Diyan. Pwede niyong ilagay. Kung wala kayong malaking garden, ilagay niyo sa sapat. At hanggang mabulok, lagyan niyo ng lupa at pwede niyo na siyang taniman. Ayan, ano yan? Abukado. Lis, ano, buto. Ayan, tapos takpan nyo para hindi siya langawin. So, ngayon, balik tayo doon sa kusina at ipagpatuloy natin ang pagluluto. Kaya, samahan nyo ako guys. Let's go! Ayan, welcome back dito sa kusina guys. Nandito na tayo sa kusina. So, maglagay ako ng kunting mantika para may maigisa sa kamatis, sibuyas. At saka sa bawang at garlic. Ayan. So,
unahan, unahan. Umpisahan natin ang gunting mantika lang para may maigisa at lumabas yung aroma ng luya. Lutong bahay lang po ito, guys. Simple. Version ko po ito. First time kong magluto ng bone marrow, beef bone marrow. Ayan. Sibuyas na puti. Ayan, gisa-gisa lang. Ngayon, ilagay natin ang garlic. Yung buo. Tapos, kamatis. Ayan, malaking hiwa lang kasi lagain pa natin yan kasama ang buto na may bone marrow. Ayan, buto na may bone marrow. Tapos, igisa natin ang carrot at saka gabi. Ayan. At kayo nang bahala magtimpla kung kayo magluto. Ang importante ay masarap. Ayan. Tapos ilagay na natin ang buto ng baka. Ayan, na may bone marrow. Ayan, nakita nyo yan? Ayan. Uy, huwag isama ang kutsara. Ayan, tapos yung pinaglagaan natin, syempre, doon tayo huhugot ng napakasarap na lasa. So, bago yan, lagyan natin ng patis. Kasi wala pang asin yan, kunting patis. Depende yan sa timpla nyo, guys. Kung gusto nyong maalat, alata nyo. Ayan, kunting Himalayan salt. Himalayan salt. Tapos, ilagay na natin ang sili. At saka tanglad. Lagyan ng sabaw. Ayan, yung sabaw ng pinaglagaan natin. Ayan, dagdagan pa natin. Kasi ilaga pa natin yan hanggang malambot yung mga ingredients. Yung gabi, yung carrots. Ayan, yun yung pinaglagaan natin. So ngayon, pakuluan natin yan hanggang sa lumambot ang gabi. Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Ayan, maraming black pepper para masarap. Tapos ihalo ulit. Ayan. Ang importante ay makapaghigop ng sabaw, lalo na sa malamig na panahon. Lasang baka. Ayan. So, takpan natin ng bonggesius. Kunin natin yung takip. Ayan, takpan natin. At pakuluan. At ngayon, i-check natin kung kumukulo na ba siya. Ayan, kumukulo na pala. So ngayon, tikman natin ang sabaw kung anong lasa. Kasi ang importante sa ating niluluto ay ang lasa. Ayan, kung walang lasa, wala, hindi masarap. Ayan, tikman natin. Oh my goodness. Wow, tamang-tama. Ang sarap talaga. Lagyan pa natin ng patis kasi medyo matabang. Ang lasa ng baka, karning baka at saka yung kuan niya, yung digawas, naging patabisaya. Yung buto na nilaga na may ano? Bone marrow, ayan. Uy, ang sarap. My goodness. Ayan, oh. Ang sarap. Yay. Tikman ulit. Tingnan natin ang gabi kung malambot na. Matigas pa. Ayan, maanghang na. Ang sarap, guys. Subukan nyo, guys. Ang sarap.
Magluto kayo ng mga gusto nyong lutuin, guys. At saka pasarapin nyo. Kasing sarap ng mga minamahal nyo. Ayan! Kulang na lang ang idagdag natin ang bok choy. Ayan! Pakuluan muna natin at palambutin. So ngayon, guys, this is it. Lutong-luto na po, guys. Sigurado yan. Ayan, buksan natin. Palakasin ang apoy. Ayan. Malambot na po ang ating gabi at ang ating carrots. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga. Promise. Ngayon, idagdag natin ang bok choy. Unahin natin ang puno niya para ma-luto. Ayan, bok choy is masarap yan. Ayan, bok choy. Sinong mahilig sa bok choy dyan? Ito na. Kainan na this. Ayan, guys. Tapos na po ang ating pagluluto. At ready to eat na po ito. Siyempre, kanin. Pilipino tayo. Ayan, luto na po ang ating beef bone marrow soup. Ayan. Nilagang buto ng baka. Ayan, luto na po yan. Huwag nating i-overcook yung ano, dahon. Ayan, luto na po yan, guys. Thank you so much for watching, everyone.